para hindi rin magasgas agad dito. Kasi ibang mga bags natin talaga. Kung mapapansin natin, ang unang-unang nagagasgas, or parang mga bag niya, ayan, ang laki sobra ng pwede nilang ilagay dito sa loob ng bag na to. Regular lang po, pero hindi siya yan, lalo na kung ayaw nyo na masyadong nakadikit sa mismong kilitili ninyo. I'm always on your side, manin, manin,집을 맺혀진 나의 위로 언제나 너의 곁에 있을게 나의 하루를 밝혀줄래 I'm always by your side 너의 짐을 대신해서 지나지 Hi guys! Welcome back to another vlog. So for today's video, mega unboxing tayo ulit ng another House of Little Benny bag. So, alam ko mga kalakacheras na nagustuhan nyo yung last vlog ko na na-upload ata, hindi ko lang sure kung last week or last week pa, na House of Little Benny bag, yung timeliness na bag. So, ngayon, meron akong i-unbox ulit ng another House of Little Benny bag. Dahil nagustuhan ko talaga yung style nila, which is napaka-classy na itsura niya, diba? And mamaya i-share ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung ba yung bago nating bag na ipapakita sa inyo. And mga pala mga kalakocheras, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na mga kalakocheras, lalo na yung mga nanonood na hindi pa po nakaka-subscribe po sa yung channel ko. So today, i-share ko sa inyo ulit yung House of Little bag na nakuha ko today. So eto! So, meron tayo ulit bagong House of Little Benny bag. Which is, kung mapapansin ninyo, iba ng itsura ng paper bag. Actually, dalawa kasi itsura ng paper bag ng House of Little Benny bag. Last time, yung nasa last vlog ko, na parang paper bag siya na medyo mahap. And then, ganitong parang tote bag na siya. Na color pink, na may white na handle. So, open natin itong House of Little Benny bag na ipapakita ko sa inyo. So, alam naman natin, pag open natin ganyan, ay meron na agad na naka-dust bag din siya. So, yan. Dust bag. Itong mismong bag. And, open natin siya. So, para ipakita ko sa inyo. And, ano ba yung magiging action ninyo? And ako, diba, dito sa bag na to. So, ayan! So, itong House of Little Benny bag na to, sobrang naguhan ko siya kasi napaka-classy ng itsura niya. And nga pala, ito pala tawag dito sa ganitong style ng House of Little Benny bag is Clara. Ito palang Clara, meron ding mini. So, ipapakita ko na rin dito. Meron siyang mini and meron siyang 12 colors. So, ang binili ko ngayon is color black. Or yung kinuha kong House of Little Benny bag na bago ngayon is color black. Kasi parang kung titignan ko siya, kung bibili ko kasi yung clay color or yung light brown, parang kalapit lang halos ng tote bag na nakinuha kong timeless last time. So, ngayon, kumuha ko ng color black kasi parang mas mukha siyang si. So, yung kung mapapansin ninyo, hindi pa po talaga siya na-unbox. So, ngayon pala. So, i-share ko sa inyo. And i-share ko na rin pala sa inyo itong House of Little Benny bag to. Kung nanonood kayo ng Lavender Fields, gamit to ni Jody Santa Maria sa isa sa mga episodes nila. So, ipakita ko rin dito sa mismong screen kung saan yung ginagawa. Alam ko yung size din nung kay Jody Santa Maria time na nakita ko or napanood ko sa kanya is regular yung size. So, same lang ng size nito. Kasi meron kasing Clara ng mini. Medyo mas maliit lang dito ng onte. And yung kay Jody Santa Maria is called white. Or clay ata. Wala namang white eh. Parang clay color na ganitong bag. So, eto na. Unbox na natin siya and i-share ko sa inyo itong bag na to. Dahil sobra ako natuwa. Ayun kung mapapanin naman mga kakacheras. Talaga, napaka-ganda ng itsura niya. Diba? So, yan. Okay, then open natin. So, itag na to. Syempre, it comes with handle na ganito. Lagi na magandang detachable na handle na nare-remove. Same lang din nung pinakita kong bag last time na House of Little Benny bag na timeliness. So, i-click mo lang yung side niya para ma-remove mo siya. So, yung mga pinagkaiba ng mga ibang bags na nabibili natin sa House of Little Benny. Dahil ang House of Little Benny bag, once na meron kayong
mabili or makuha ang ganitong bag or kahit anong bag nila, merong mga straps na free or libre or kasama na dito. And pwede mo siyang tanak kung anong gusto niyong style, kung paano bibit-bitin yung bag niyo. So, mayroon pwedeng magawa sa bag na to. So, yan. And lahat nga pala ng mga hardware niya, yung mga ganito, yung mga gold niya, naka-plastic. Wow! So, yan. And also this, lalo to, ayan, naka-plastic din siya. So, remove na lang din natin para makita na talaga yung pinaka-itsura ng pinaka-bag niya. So, yan. Kasi, depende sa inyo, kung anong style ang gusto ninyo. Then, i-click nyo lang siyang ganyan. So, parang maibalik. Yan. So, ganyan. And then, ayan ang itsura niya. Kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang pocket na small pocket dito na maliit lang siya talaga. And napaka, hindi siya ganun kali. Malalim naman siya. Parang, hindi ko lang sure kung kasya ng isang mga cards natin. Or coins siguro. Pero pag coins kasi, since na medyo makipot kasi yung pinaka pocket niya, baka mapan kayong kunin. Siguro candies, ganun. Pwede yan. And yung kini o yung mga susi niya na merong mga keychain, siguro mas madali. Pero kung kilang, parang hirap atang buputin, lalo na kung nagmamadali kayo. So yan, meron din siya, kalagay pang ganito sa mismong zipper niya. And meron din siyang parang naka-engrave ba tawag doon? Ayan, na little bunny na logo. Same din dito sa kabila. Ayan, so dalawang pack siya. And pagdating pala dito sa likod, ayan, meron din siyang pocket. O, diba, napakarami. Kung kayo ay hindi naman nagdala ng wallet and gusto niyo mas madali nyo siyang makuha or yung mga keys nyo, pwede nyo ilagay na lang dito sa back. Ayan. So, yan. Meron din siyang pocket dito. Ayan. Ito medyo malaki. Siguro pwede nyo lagyan to ng cards or money kasi nung binit-bit naman to, nakabaliktad naman, hindi siya nakaganon. So, yan. Okay naman siya. And also, tanggalin lang natin ha. So, yan. Ito, meron din siyang parang pinaka-nakaharang pa dito. And then, dito sa loob, parang meron siyang magnetic na pang-close lang ng bag. Dalaw siya. Ayan, para maku-close mo lang siyang ganyan. Yan. And then, pag in-open mo siyang ganyan, so, meron silang mga parang ano, parang hindi siguro, and parang hindi mapipi yung pinaka-bag. So, meron mga bubble wrap. Ulit, kaming bubble wrap din na, di ba? Yung makabago na, na malalaki na siya. Unlike before, na maliliit yung mga bubble wrap. And, meron din siyang tag na ganito. Same lang din, yung House of Little Bunny. So, yan. Made with heart. Ayan. So, tanggalin na natin yan. And, syempre, meron pa rin yung mga ganitong nakalagay. Yung silica, para hindi agad-agad mag-moist or mas yung pinaka bag natin. Sa loob niya, merong laman na strap. So, ito meron siyang, kita natin yan later. And then, sa loob ng bag niya, ayan, ang laki. Ay, sobra nang pwede niyong ilagay dito sa loob ng bag na to. Regular lang to, hindi siya ganun kalaki. Yung mini niya is medyo mait lang ng onte. And then, sa loob niya, ay meron ding isang pocket. Ayan, pwede rin paglagyan to ng cards or kanong gusto ilagay dito. Ayan. And ito pa ng bag na to. So, pag kinlose natin siya, yung sa side niya, meron siyang parang naka-fold. Ayan. Parang naka-fold siya ba? Ayan, papasin natin. Kabilaan yan. And then, yung pinaka-ilalim niya is matigas. So, matigas siyang ganyan. So, hindi siya natupi-tupi or hindi siya malamot para hindi ma-deform yung pinaka-itsura ng bag. Ayan, no? Diba? Parang naka-forma na siya talagang ganyan na pag in-open mo at napuno yung bag mo, hindi siya pa-formang nakaganyan lang. So, yan. Kasi sa side niya, naka-fold na siya or nakatahi na siya ng ganyan. Ayan, naka-forma na siyang ganyan. Pero, sa loob niya, hindi naman ganon pa. Kasi kep. So, marami ka pa mailalagay dito, mapagla pa ng mga pouch mo. So, yan. And, sa ilalim niya, para hindi rin magasgas agad dito. Kasi ibang mga bags din talaga. Kung mapapansin natin, ang unang-unang nagagas, or parang yung nagagasgas dito, parang nag-iiba yung color niya, nabawala yung pinaka-bag niya, is dito. Kasi sa kakalapag natin ng bagaan saan, di ba? Or kung saan man. So, meron siyang ganito.
ayon sa ilalim na apat. So, pero pag binaba mo siya, hindi agad o yung lalapat sa table or kung saan yung ba siya ilalapag sa floor, hindi siya agad magagasgas. So, yan. At yung kinagandahan niya dito, yan nakatakip din yung plastic. Ayan. So, remove na rin natin yan. Cute, no? At siguro, pero hindi naman ano, pero hindi magasgas tong pinaka-gold niya. Tagalina natin. So, ganyan yung design niya. And also, yung pinaka-low, tingnan nyo, hinawakan ko siya dito, pero hindi siya napipi. Kasi nakaporma siya. Parang meron din siya mas pala dito. Para hindi siya natutupi agad. Ayan. Dito na to. Meron siyang logo rin dito ng House of Little Bunny. Ayan, ganyan. Alam niyo, nagawa ka lang dito, nung una, itong logo nila. Hindi ko lang sure kung bakit kasi ito yung naging logo niya, which is House of Little Bunny. So, bakit kaya hindi bunny, diba? Kaya hindi bunny. Pero, ang cute. Talaga yung pinaka-logo niya is napag-girly-girly niya talaga, diba? Yung pang-babae talaga yung design niya. So, yan yung naka-itsura niya. So, si ano nga eh, di ba? Yung bitbit. O, di ba? Pang kahit saan ka magpunta sa formal ng mga event, pwede mo siyang dalhin. Mamimili lang kayo talaga ng magandang color na babagay sa iyo. Kasi, feeling ko ah, kaya siya mukhang classy dahil dito sa mga gold na to. And sa mismong design ng pinakabag niya, kaya napakaganda niya. Ayan, napakarami niyang pailagay dyan. So, meron naman tayong dalawang strap na kasama. May strap siyang kasama na alam ko meron pang dalawa. So, parang 3 strap siya. Merong isang mahaba, long and short strap. Tignan natin. So, here. Grabe nakakuha talaga nyo. So, yan. Meron silang long strap. So, itong long strap natin, alam natin kung saan ito pwede gamitin. And meron siyang short strap. So, pagdating naman dito sa short strap na to, tignan natin. So, open natin. Ayan. Sa short strap niya, mapapansin natin, medyo mataba yung strap at ng short. Ayan. And then, syempre, gold pa rin. Ayan. Sana na hindi mag-fade agad kapag nabasa or something. Yung para. Pero kasi minsan kasi ang gold naman ng mga ganito, kapag hindi nakikita kayo minsan na parang nagbubutig-butig, parang may matulok-tulok na sa mga ganon. Linisin nyo lang siguro kasi ako ewan ko, dati pag mga ganon kasi ang pinatatanggal ko ligit. Hindi ko lang sure kung sa mga ganito, kung pwede or baka mamaya lalo siya mag-ganon, hindi ko lang alam. Pero minsan ako ganun ginagawa ko, pang clean lang, kukuha ko na on toothpaste. So yun, hindi ko lang alam ha. So yan, ang cute niya. So, it's strap na to. Ayan ang cute niya. Saan nga ba to? Wait lang ah. Saan nga ba to inilalagay? Tignan natin kung saan ba siya sinasabi. Ah, okay. Alam ko na. Diba? So, tatanggalin natin itong detachable na strap na to. Tanggalin natin. And then, ilagay natin ito dito. Yun, dito pala. Dito. Wala namang ibang sasagitan pa. And then here. Lagay natin. Diba? Yan! Ang cute niya! Diba? So, pwede mo siyang bit-bitin ng nandito. So, yan, ganyan. Diba? Ang cute niya! So, yan. Ganyan. Pwede mo siyang dikdikin na ganyan. Lalo na kung ayaw nyo na masyadong nakadikit sa mismong kilikili ninyo. Na mas magandang nakaganyan yung strap ninyo. So, and then, kabitamin natin yung isa. So, remove natin to. And then, kabitamin natin yung long strap na isa. So, meron tayo tatlong strap, di ba? And then, itong isang strap. So, remove lang natin. Parang same lang din ata ito nung strap nung before. Tama ba? Yung haba niya. Kasi mahaba ito eh. So, ganyan. Maganda naman siya. Malambot.
here, kabit natin. So, same lang nung ginawa ko before, na ipasok nyo lang yung pinaka-strap na dito. So, yan. Ganyan lang natin. Pasok. Then, depende sa inyo kung gaano kahaba yung gusto nyo dito. Na sinabi ko, since hindi ako pinakamayaran, so, laging nasa dulo yung pinaka, ano, doon ko siya nilalagay. Kasi ilang ano to, meron siyang 5 na butas dito. Sa pinakalas ko siya inilagay. So, parang hindi ganun kahaba. Kasi minsan, meron ako nakikita kasi, mga suot na ka, parang, naka-cross body. Tapos, nasa nina nila, diba? Parang kapag may kinuha ka, so, ayan, kaya gusto ko yung medyo mataas ng onte. Medyo mas... Ayan. Pasok lang. And then sa pangalawang strap. So, ganyan yung mangyayari sa kanya. Ayan, gatayin na natin. Siyempre, pag-ganyan. Then, ito, pwede mo na siyang gawing kapag nakaganyan siya kasi ganyan itsura niya yun. Pwede pang mas mahaba ito, ha? Depende sa inyo. Sa akin, gusto ko medyo maikli lang. So, ipasok siyang ganyan. So, ganyan ang magiging itsura niyo. Yay! Ayan. Magiging ganyan ang itsura ninyo. Naka-cross body sa inyo. So, yan. So, ganyan. Ganyan lang siya. Ayan. Diba maganda naman? Naka-cross body sa inyo. Or pwede rin naman to na parang ano, shoulder bag lang. Siguro, no? Parang yung ginagawa ko before. Ayan, kung gusto niyo na hindi yung makapal yung strap ninyo. At medyo, yan, gusto niyo ganitong design. Pwede rin. Nagsawa kayo na hindi niyo dala yung isang strap, pwede niyo rin gawin na ganyan. Ayan. So, yun mga kalakacheras. Ito, Clara na bag. Meron siyang tatlong strap. Ayan, tatlo. So, merong maliit. So, parang pag ginamit mo, gusto mo para naglalakad ka lang at naka-formal ka, mas maganda itong gamit. Click nyo lang. Then next, ito kung gusto nyo, mas maganda rin naman ito makapal. Or ito, i-cross body nyo or ganito. Diba ang cute na mga kalakwacheras? Marami kayong pwedeng ilagay dito sa Clara na regular size na House of Little Bunny Bag. So, pakita ko na rin sa screen kung galiit yung pagitan ng mini sa regular na ganito. So, yon mga kalakwacheras, diba? Ang cute na. Actually, marami pa akong mga gusto pang mga design ng House of Little Bunny Bag. Pero, syempre, tignan natin kung, di ba, meron pa kasi ako isang gusto eh na bilhin. Pero siguro, sa susunod na yon. So, sinare ko lang sa inyo dahil nakitan ako dito sa bag na Clara na alam ko madalas kasi ito nasa sold out to. And, ayun, super happy ako na kasi kung yun nga, iisip ko na parang yung parang malapit sa color ng mga brown, parang marami na rin ako mga brown. Kung ibang colors naman kasi, parang pakamahirapan kasi akong bagayan, lalo na sa mga damit. Kasi hindi naman din ako sa marami masyadong ano eh. Parang mga color lang, hindi naman ang mga sunusot ko, mga damit, parang blue, parang ganon. At parang mga ganon lang yung mga color, white, parang basta nun. So, napapasin nyo naman sa mga vlog ko. So, yon. Ito yung House of Little Bunny Bag na gusto ko i-share sa inyo today na bagong, actually, hindi naman siya bagong design na House of Little Bunny Bag. Pero isa to, hindi ko lang sure, alam ko, meron pa sa mga iba pang mabibiling ganito. Pero alam ko, mabilis kasing sold out yung ganitong design. So, yun, kalakacheras. Gusto ko lang i-share sa inyo itong bag na nakuha ko ulit sa House of Little Bunny. And kung nagustuhan niyo ulit itong video ko, please don't forget to like, share, subscribe pa rin sa YouTube channel ko. And syempre, don't forget pa rin to click yung notification para ma-notify kayo kapag meron na akong vlog ulit. So, yun mga kuteras, meron kayong mga comments, paki-comment na lang po kung meron kayong mga tanong or kahit na ano pang gusto ninyong ano, mag-comment na kayo. So, free kayo mag-comment dyan. And, syempre, please subscribe sa YouTube channel ko. So, hanggang dito na lang. See you next time. Bye! I'm always on your side.